pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agree Ako Dyan. Tuloy-tuloy po ang ating paglilibot dito sa Before Dagupan. At ngayong araw nga po, pag-uusapan naman natin ang hito breeding at molobicus. Ano ba ang molobicus? Abangan nyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Ngayon naman, nandito po ako sa Molobicus Station. Kasama ko po si Ma'am Fe. Good morning. So, I'm Nera Fe Muyalde, one of the senior technical staff of the center, and I'm also the head of the Molobicus Project. Ma'am, ano itong Molobicus? Okay. So, ang Molobicus is isa itong hybrid tilapia. So, pinagsama po na dalawang species ng tilapia po natin, yung Orochromis noloticus and Orochromis molobicus. So, yung term na molobicus is actually a coined word ng pinagsamang dalawang species po ng ating tilapia. Ang goal po natin is to develop a hybrid tilapia that can grow well in saline environment. This project is actually a collaborative project between BIFAR and CIRAD. CIRAD is a French research agency. So, Molobicus Project started in 1998. Yes po. And it is composed of two phases. First phase is actually the hybridization process. And the second phase is the growth selection process. We have already finished with the hybridization process and we are now on the growth selection phase. Ang kaibahan na to dun sa mga typical na tilapia natin. Okay po. So, pag sinabi po nating tilapia, na-associate po natin sa mga freshwater na areas. Usually po kasi ang pinagkukulturan po natin ng tilapia is sa tubig tabang. Pero ito pong ating tilapia molobicus naman po is actually designed for brackish water up to marine environment po siya. So, yun po yung kaibahan po niya. So, itong ating molobicus tilapia is kaya po siyang lumaki sa tubig alat. Tubig alat. Yes po. Bakit kailangan natin ng tilapia na kaya lumaki sa tubig alat? So, isa sa mga dalhilan po natin is ang freshwater resources natin is very limiting nowadays. Kailangan po natin ng freshwater hindi lang po sa ating domestic use. Kailangan din po natin siya sa agricultural and then industrial. So, nalilimitahan na po ang resources natin when it comes to fresh water. So ngayon po, kailangan po natin mag-expand ng production areas para sa tilapia in areas po na may vast resources po tayo tulad po ng brackish water and marine areas. We have around more or less 240,000 hectares of brackish water ponds in the country. So ito po is pwede ho natin siyang paramihin ang tilapia sa ganitong mga environment. Opo. Ang molobicus ba ay out na ba sa market? Or meron na rin ba mga private, maliban po dito sa BIFAR, na nag-grow na rin po ng ating mga molobicus? Yes po.
isa po sa ating goal ngayon, kasi na-develop po na po natin yung technology. Nandito na po yung produkto natin. Ito yung Molobicus na tilapia natin. Mm-hmm. So ang kailangan na lang po natin is counterpart ng mga private and government agencies na pwede ho nilang may kapasidad ho sila na paramihin itong Molobicus tilapia. Actually, aside from our tilapia growers o yung mga nag-grow out, they go into grow out operation, we also have our hatchery cooperators. Mm. And we have several in strategic locations in the country, like in Luzon, Visayas, Mindanao. Pero sa ngayon po, since they're still on their initial stage ho, ng pag-hatchery operation, medyo limited pa po yung capacity nila to produce. Right now, mamaliban sa B4, saan ang lugar pa merong mga Molobicus? Meron ho kami sa Mindoro. Mindoro. Meron ho kami sa Zambales. Meron din ho kami sa Caraga. And then, meron ho kami sa Jensan. At talagang malapit sa dagat din. Yes po, opo. Kasi yung requirement ho nila kasi is brackish water environment. Mm-hmm. Po. Gaya pong nang nakikita nyo po ngayon, ang source ho namin ng tubig is actually brackish water or seawater. Ma'am, dito sa atin, ilan ang tanks na to? They're actually, we have 72 3x3 square meter tanks. Lahat po nito, ni-utilize po namin sa pag-hatchery and at the same time, pag-grow out po ng ating Molobicus tilapia. Mm. Nakita ko may mga PVC pipes, tapos yes, kanina ma'am. May mga tubig yan. Para saan yun? Ito po yung source ho natin ng seawater. Actually, yung reservoir ho natin manggagaling ho doon sa Bangus Hatchery. Mm. And then, through pump po natin is pinapump lahat po ng tubig dito para masuplayan itong lahat po ng ating mga intensive tanks po natin. Mm. Paano ang ano ma'am, feeding naman natin dito sa ating mga Molobicus? Carnivorous pa rin sila katulad ng tilapia? Hindi po. Sila po ay gumagamit po kami ng commercial feeds para pakainin po itong ating mga hybrid tilapia. Pero since research ho tayo, medyo mataas ho yung crude protein requirement po nila. So ang pinapakain namin is with mataas po yung crude protein. Mm-mm. Opo. Kanina may nakita akong Molobicus. Sobrang laki. Pwede ba natin makita ulit yun ma'am para? Sige po. Okay lang po. Dito ma'am sa tanker niya, nagkakaroon pa rin ba tayo ng mortality? Meron at meron pa, hindi natin maiiwasan. Lalo na ma'am kung yung source ho natin ng tubig, pag nagka-abirya po at wala ho kaming tubig na ano sa dagat, kunwari nasira ho yung pump namin, wala ho kami dito, ang tendency nila madali kasi ho pag directly under the sun sila, mabilis ho yung ano, growth ng, kaya ho tignan yung green na green yung tubig niya. So, pag nag-die off ho yung mga natural food ho dyan, yung oxygen ho niya, mababawasan, ganito, ganyan. Kaya may tendency ho na magkakaroon ng mortality. Doon nagkakaroon. Yes po, yes. Pero nagpapalit pa tayo ng water dito sa tank? Opo. Ang yung schedule? Yung ano natin po, once na nag-open po yan, yung mga shower, ang tawag namin shower. Yung shower. Eh. Opo. Lumalabas din ho kasi ma'am yung ano niya. So parang na yung palitan ng tubig. Yes po, oo. Nag-circulate din ho yung tubig niya. So dito po niya kasi sa dorsal fin ho niya, kita niyo po yung pula. So yan, yung distinguishing characteristic ho niya is pula ho siya dito. Andin sa buntot eh. May pula. Ayun, sa caudal fin ho niya, pula din ho yung dito niya sa ano. And then ho yung sa band patterns ho niya, sa nilotika ho kasi, nilotika ho kasi kitang-kita ho yung markings niya na itim dito. Pero dito ho sa Molobicus, actually hindi na siya kita. Wala na, hindi nyo na makikita. Doble ba yung kaya niyang ilaki kesa dun sa typical na tilapia? Ang na nilotika ho kasi is aminado ho natin na freshwater tilapia siya. So malaki ho siya talaga. So parang in between ho siya. Ang Musambika naman po, yung kumbaga nanay at tatay niya po, di ba? Nilotika Musambika. Yung nilotika naman ho, mas aminadong mas maliit siya. So ang Molobicus o is in between ho siya. Malaki ho yung Nilotica kasi for freshwater. Oo. Musambika is for brackish siya pero maliit lang siya. So itong Molobicus ngayon kasi nga pinag-asawa ho yung dalawang species na yun. Nasa gitna ho siya. Saktong size lang. Yes, yes. Pero yung size na to, hindi to sakto eh. Pag nilagay mo yan sa kawali, malaki talaga. Ilang taon na po yan?
1.8. Ito yung ginagamit natin for the breeding. Yes. Ma'am, paano ang breeding natin ng ano, Molobicus? So, ang breeding ratio natin is 1:3. Isang lalaki, so tatlong babae. So, ilalagay lang po natin sila sa tangke. And after 14 days, so, pwede na ho tayong mag-collect ng fry or fingerlings doon. Ah, 14 so, days lang? Yes, ma'am, may nakahanda na rin po na fry o fingerlings doon na makikita nyo. So, ano lang siya, isang butas lang yung pinaka-genital natin. Yeah. Oh. Dito po, dalawa po. Ito yung hindi masyado kita. So, kailangan yun. Ah, okay. Yan. So, pagka dalawa yun, may lalabas na itlog po. Ayun. Ah. Oh, so, ano na siya? O, yun. Huwag mo pupigayin naman. Ready. Oh, ready to, ano na yan? Tapos ito naman, sa lalaki. Matured na ho yan. Ayun. Oh. Yun, yun. Hihina. Yun. Yeah. Oh, ma'am, dito ka. Baka ma'am. Oh. Yes po. Opo. Actually, naka-fair photo. Hino ako ba lang? Ah, oh, okay. So yan na, Roland. Na ano na sila. Red or... Ang ating breeding ay natural way. So iwanan lang natin sila. Pwede sa tank, pwede sa pond. Fish pond, yes ma'am. Opo. Yeah. And tama ba ko, kuya, based sa observation ko, ang lalaki malapad? Pares na malapad, ma'am. Kaso nga lang po ito kasi pag babae, pag nanganganak na, kaya gumagawa dyan. Kasi nanganganak na po eh. Kasi kung i-compare ko, oh. Mas malapad yung kasi. Oo. Oh, oh. Pero pagka-grow out po, pares lang po. Parehas lang sila. Ang mga orochromis po natin, yung tilapia po natin, they are actually mouth brooders. Pag sinabi hong mouth brooders, once na ni-release ni babae po yung itlog, fertilize po ni lalaki, ibabalik po ng babae sa bunganga niya yung itlog until such time na mag-hatch na ho sila. Mm-hmm. So during the time of buccal incubation ho, hindi kumakain po yung babaeng tilapia. Kaya ho, ang tendency ho is maliit ho ang babae talaga kaysa sa lalaki. So, dahil nga po sa kanilang nature na mouth brooder ho sila, ang tendency ho is yung babae, mas maliit ho siya kaysa lalaki. Mm-mm. So, ngayon po, sa market po natin, usually ang pinipilit talaga nila is yung mga lalaking tilapia dahil nga mas malaki. Sila, mas malaki po sila. So, paano po natin po gagawin na ang ating mga tilapia is maging lalaki po sila. Mm-mm. So, may tinatawag po tayong sex reversal treatment na kung saan hinahaluan po natin yung pinapakain natin commercial feeds ng hormones. Yes po, para maging sa lalaki po itong ating mga tilapia. Oh. So, yung mga commercial hormone po natin na nabibili is actually up to 99% yung accuracy nila when it comes to sex reversing yung tilapia po natin. Ma'am, kasi grow, ano tayo dito? Sabi mo kayo na growth and then breeding. So dito ba kumagamit tayo ng sex reversal? Kailangan pa natin magpadami eh. Kung may mga nagre-request po ng mga kliyente namin na i-sex reversal namin. Ah. Pero usually naman po, ang binibigay po namin is actually mixed sex. Mm-mm. Yung may babae, may lalaki, lalo na po pag hatchery kasi kailangan po nila talaga. Dumami talaga. Na dumami po. Okay. Ma'am, kayo na may nabanggit ka, may mga fry na tayo and fingerlings. Yes po. Pwede natin po tayo. Sige po. So, ipapakita po natin sa inyo yung ating mga na-produce na po ng mga fry or fingerlings so dito sa Molobicus sa hatchery po namin. So, ito po yung ating fingerlings na na-produce na po after na mag-conduct po kami ng breeding po ng ating Molobicus. Ma'am, ang kinakain nila dito yung green algae. Opo, opo. Pero nagbibigay pa rin po kami ng commercial feeds. Ah, kaya na to sa 15 days? Kaya na sa bibig nila? Ay, opo. Kahit yung mas bata pa po dito. Opo. Ay, kaya na nila yung kumain. Yung feeds nila naman, hindi naman pellets. Yung ano siya? Fry mash. Oo. Ma'am, pagka nag-ship kayo, ano ang age? Usually ho, size 22 ho yung ano po namin. Tina-transport po namin. Pero ito ma'am kasi is i-grade pa natin. Kasi ma'am, kita nyo, di ba, magkakaiba ho yung size. May ibang sizes, opo. I-grade pa po namin siya. May grader silang dadaanan na net na iba-iba po yung mess opo. Size ho niya. So may opo. Iwan yung so, pinakamalaki. Yun, ano ba, yung... pabaliktad ba kayo? May iwan yung pinakamalaki? May Yun. Lulusot yung maliliit opo. Sa ano na yun. So may mga mess size ho siya na ano. Sa shipping nyo, 22? Size 22 usually ho kasi ho sila ho yung mas maganda po kasi na mag-ship ka o mag-transport ka nung pinakamaliit kaysa malalaki. Okay. Mas may tendency ho kasi na magkaroon ng mas madami mortality. Okay.
So ito po ma'am, makikita nyo, ito po yung ating mga similia o mga fingerlings na ho ng Molobicus tilapia. 15 days na ho sila dito. 15 days. Opo, at size 12 to 17 ho yung kanyang size ho dito. Mixed size ho siya, pero i-grade din ho namin siya later kung for transport na ho sila o for shipment na po. Opo. Ma'am, may nakikita ko mga lumulutang. Ito yung mga green algae. Yes po. Ito na yung pagkain nila. Anong day sila nagsisimulang kumain? Once ho na nag-hatch ho sila, after 5 to 10 days ho siya, and then totally na-absorb na ho nila yung yolk sac ho nila, mm-hmm. They begin to feed kung ano man po yung nandoon sa environment niya. Oh. Pero usually, aside from yung nakakain po nila na natural food, mm-hmm. is we also Etong give them commercial ko. Feeds. Oh, ito po yung fry mash na tinatawag na binibigay po namin sa kanila. Ang fry mash, simula anong araw ang pamigay? After 10 days ho na na-absorb na nila yung yolk sac nila, fully hatch na ho sila, at kaya na ho nilang kumain po, is pwede na ho tayo pwede magbigay na, ng bigay. Feeds. Okay. Tapos hanggang kailan? So, ito ma'am, is pakakainin po natin sila ng fry mash for 2 to 3 weeks. Mm-hmm. And after that po, papalitan naman po natin siya ng crumble o yung medyo mas malaki po na particle po ng feeds up to 1 month naman na po napapakainin. Oh. Ma'am, yung sa atin, kasi sabi mo, nag-ship na tayo iba-ibang lugar, lalo yes. na kung hatchery din. Anong ang size natin sa kanila at paano ang proseso? Okay. So, kunwari po is may kliyente tayo na galing Mindanao po. So, ang gagawin po natin is usually po ang ideal po na siniship po natin na size is size 22. 22. Mas maliit po siya, mas maganda po dahil mas masisigurado po natin yung survival rate niya pagdating po doon sa area is mas mataas po siya. Mm-hmm. So, ang gagawin lang po namin is i-condition namin sila dito for 5 to 7 days after harvest ho sa tangke or sa fish pond ho namin. Ko-condition ho namin siya dito, and then afternoon po is ipapak na po natin siya. Mm-hmm. Ready for shipment na po. Opo, ang ating mga Molobicus, gaano katagal bago natin sila maibenta na sa market, yung full size pang grow out? So usually po, it takes 3 to 4 months three po to four months. Yeah, na mag-grow po ng Molobicus tilapia. At depende din po yun sa kapasidad ng ating fish farmer. Kasi may mga ibang fish farmer ho na pwede ho silang extensive na wala ho silang pakain. Natural food lang po. Semi-intensive naman po, natural food at the same time. Combination ho siya ng natural food and commercial feeds. Mm. And then may intensive naman po, yun naman po yung talagang purely na commercial feeds ang kinagamit. Pero yung mga fish farmers ho natin, usually ho, semi-intensive ho sila. So may natural food and at the same time, commercial feeds. Opo. And usually po, ang result po namin is mga 5 tilapia per kilo po. Mm. Yung naaani po nila after 3 to 4 months. So that's around 200 to 250 grams po ang isang tilapia. Oh. Ma'am, di ba sabi mo, team up to, it's a collaboration with the French company. Ano naman yung parang reaction nila, feedback nila na ngayon, ito yung Molobicus, maganda po ang performance sa atin. Yeah. So, nung kinonceptualize kasi itong Molobicus project, ang goal talaga ng ating mga French researchers talaga is matulungan po yung mga Pilipino na fish farmers po na hindi, kumbaga, limited lang po yung kapasidad po nila na yung resources po nila para mag-alaga po ng isda. Pero ito naman pong tilapyang ito naman is, kumbaga, nung na-develop po ito, marami pong mga brackish water fish farmers ang natulungan po nitong tilapya po natin. Mm-hmm. So, ang ano ni po nila is, actually, hindi rin po sila makapaniwala na yung sa papel lang po nila kininsweptalize. Nagmaterialize na. Na po. At nabuo na nga, ito na-develop na nga po itong Molobicus tilapia. So napakasaya po nila. And through the years po, ina-update po namin sila sa development. And then, nandyan pa rin po sila when it comes to technical assistance po. Yung kanilang expertise po is binibigyan pa po nila po kami ng kanilang mga advices. Apo. O kanilang, yes po. Ma'am, maraming salamat po sa inyong pag-share sa amin ang inyong kaalaman tungkol sa Molobicus. Yeah.
malaking bagay po din po sa amin na maipamahagi po namin sa inyo, and through your program po is ma-disseminate po natin yung technology po ng Dabupan City. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Pakainin na natin. Sige po, ma'am. Sa aming pagbabalik, isang challenge po ang aking gagawin, kaya abangan niyo po yan. Tuloy-tuloy po ang ating pag-uusapan kasi pupunta tayo sa Hito Station. Ito po ang Agri Ako Dyan. Ngayon naman po, nandito tayo sa Hito Station ng BFAR. Kasama ko po si Kuya Jojo. Yan. So, good morning po. Ako po si Jojo Tobera. Isa po ako sa staff na assigned po dito sa Catfish Hatchery. So, tuturuan ko po kayo kung paano magparami ng hito. And then po yung process po nun. So, unang-una po, meron po tayong, noong nakita, meron po tayong magagamit dito, yung mixing bowl po. Ito po yung ginagamit po natin pang mix o pang fertilize po dun sa na-strip po natin na i-plug. Then, meron po tayong dalawang makong na maliit. Ito naman po yung ginagamit sa panglinis or panglinis po dun sa test-test tsaka po dun sa pag-prepare po ng spermatozoa. Then, meron din po tayong towel. Ito naman po yung ginagamit natin pang cover po dun sa hito para hindi siya maganon ganon ka-aggressive or hindi man po siya ganon gumalaw. Then meron po tayong mosquito net na ginagamit para po mag pangtiga po dun sa test-test na i-collect po natin para ma-collect po yung melt po niya. So, kailangan po natin dun is yung melt, hindi po yung buong test-test. Then, meron po tayong 0.9% saline solution or yung sodium chloride. Yan po yung ginagamit po natin pandagdag dun sa melt ng test-test para po ma-equally fertilize po lahat ng itlog. Kasi po yung dami po nung test-test ng or melt ng male catfish is hindi po niya kaya fertilize po siya without using this. So, nadagdagin mo na siya. Then, isa po is the scissor. Ito po naman po yung ginagamit pang dissect para makollect po natin siya yung test-test. So, yung lalaki po kasi is isa-sacrifice po natin siya para makollect po natin siya ng makollect po natin yung test-test po niya. So, si male catfish sinasacrifice kasi wala po siyang hormone or anong chemicals na pwede natin i-inject para mapalabas po yung melt natin. So, sa male catfish, kailangan po talaga natin siyang i-sacrifice. So, yan. So, before po doon, meron po tayong buried female catfish. So, siya po yung kinokollect po natin sa mga breeding tanks, breeding pans po natin. So, may tamang timbang ba to? Anong qualifications bago sila maging qualified para sa ating breeding? Yes po. So, ang breeders po natin, both male and females po, dapat ang taon po nila or ang tanda po nila is 1 year above po. 1 year above. Opo, 1 year above, then 200 grams, more than 200 grams po yung weight po na. Okay. Ayan. So, ito po, ito yung buried female catfish na kinolect po siya. Tapos, i-injikan po natin siya ng hormone or yung pituitary gland. So, yung pituitary gland po yun, yung po yung ini-inject po natin para ma-release niya po yung itlog. So, ang epekto ng hormone na yun or yung ng pituitary gland na yun is there is 14 to 16 hours. So, yun po yung hihintayin po natin before po tayo makapag-strip. Ayan. So, ayan. So, ito lang po siya. Separate po yung dalawang binirinjikan na babae para ma-avoid po yung magbanggaan po sila. Kasi once na nagbanggaan po sila or nag-away po sila, yung itlog is kusang rumirelease. So once po kasi na na-release na po yung itlog, hindi na po siya pwedeng i-fertilize. So ang sequence po nun, before po matouch ng itlog yung tubig, kailangan ma-fertilize muna siya. So or else kung hindi man po siya na-fertilize, mabubugok at mabubugok na rin po siya. Ano ang ratio sa breeding? Ilan ng babae, ilan ng lalaki? Yun, so ang breeding ratio po natin is 1:1. So one female, one male. So kung isang kilong babae, dapat isang kilo ding lalaki ang gagamitin po natin. Okay. Ngayon, may tuturo ka sa akin. Ano yun? So, yes, ma'am. So, una pong process na gagawin po natin is kailangan po natin i-dissect or i-collect po yung test-test ng lalaki. Next procedure po natin, unang-una is i-sacrifice po natin yung lalaki. Kailangan po natin i-open yung abdomen po niya para ma-collect po natin yung test-test po niya. Kuya, dito sa ating plot, kailangan talaga towel o pwede na anything na available na cloth na meron tayo? Kahit ano, ma'am, kahit anong cloth ang gamitin po natin. Kasi ang purpose lang po ng cloth is you need to cover the eyes
Kasi once na na-cover yung eyes niya, less na yung movement po niya. So once kasi na hindi po natin siya tatakpan, mas malikot siya. Mas malikot po siya. Mahirap po natin siyang i-dissect. Okay, sige. Gawin na natin yan. Asan ba yung tinatawag nating tibo dito? Ayan, so yan. Kailangan po natin takpan yung ano. Okay. So, kikat po natin doon sa may abdomen po. Kikat po natin. Tapos, kailangan po natin collect yung testes po ng lalaki. Ito po siya. Pakita natin sa camera kung ano yung itsura ng testes. Ito po yung itsura ng testes ng lalaki. Yan. So, sa testes ng lalaki, kailangan po talaga fully matured siya. So once kasi na medyo mas bata po siya, wala po tayong nakokollect na ganitong kalaki. Mm. Then ang nakokollect din po natin minsan is parang tubig lang po. Although testes man po siya, pero hindi siya fully mature. Fluids yes, na ang tsura niya. Oh. Yan, so usually dalawa po to. Tara tayo nag-o-opera dito, no? Ayan na. Since na-sacrifice naman po siya, mamamatay na po siya, i-collect din po natin yung pituitary gland po niya. So, yun po yung pituitary gland, yun po yung ini-inject po natin sa buried female catfish para po ma-release niya po yung itlog niya. So, hindi po natin siya preparasahin as in madiin. So, ang tulong po ng pituitary gland na yun, yun po yung magpapa-release dun sa itlog na hindi po siya pinipress ng mabigat. Oh, okay. So, yun po yung purpose niya. So, yan. So, after po ma-collect po yung testes. So next procedure po natin is kailangan po nating banlawan yung testes. So pinaka-importante is dapat wala po siyang dugo. So once kasi na may dugo po yung testes na ma-fertilize po natin sa itlog, malaki po yung tendency na mabugok po siya. So before po natin talagang kailangan po siyang banlawan. So ang ginagamit po natin is yung sodium chloride po para medyo may alat-alat po siya ng konti. Sodium chloride. Ah, bubutasan mo lang siya sa gilid. Kailangan po talagang wala pong humalong dugo. Kahit patak lang po. Apa. Usually, gano'ng katagal itong buong proseso na to? Actually, ma'am, dapat mas mabilis po yung process. More or less, mga 5 to 10 minutes. Dapat tapos ka tapos na. Tapos ka na. Bakit? Incubation, ma'am. Kasi ang pinapatagal po natin kasi, especially pag nag-strip na po, yung itlog kasi once na exposure siya sa air na matagal, nagdidikit-dikit na po siya. Mm. Ibig sabihin po na, pag nagdikit-dikit na po siya, mahirap na po siyang paghiwalayin. Kasi once na ipaghiwalayin po natin sila, either napipisa po natin sila, na nasasaktan po yung itlog. So, hindi na po siya mag-hatch pag gano'n po. So, dapat mabilis ang process po. Lalo pag ganitong mainit. So, ano ang, sabi mo kasi mainit. Ano ang ideal na time para gawin tong proseso na to? Ang ideal time po siya is dapat early in the morning or late in the afternoon. Yung wala masyadong araw? Yes, ma'am. Ako. Ano ba ang tawag dito? Artificial in-dose pruning, ma'am. Artificial in-dose? Yes, sir. Gano'n tayo kadalas magawa na? Ang process po, yung usually kasi na ginagawa po namin dito is every 2 weeks. Nagkakondak po kami ng in-dose pruning. Ilang hito yun? Ilang pairs? Ano po, ma'am? Usually 3 to 5 pieces. Ang in-dose pruning para po mapuno namin yung buong hatchery po namin. So once po kasi na may available, kasi yung culture period po natin, umabot po siya ng 3 to 4 weeks. Oh. So that's why kailangan po natin i-tundan yan. Kasi yan, ito na po yung nalinisan po natin na testes. So ang next procedure po is kailangan lang hugasan po yung lahat ng gamit para wala pong sumamang dugo. Yan. Tapos pagkatapos po nun, ikakat na po natin siya ng maliliit para makolect po natin yung testes po niya. Oo. Oh. Kailangan ba pino? Hindi naman. Hindi naman po, ma'am. Basta as long as na nakat po natin siya para mas madali po natin i-collect po yung milk po ng lalaki. So, kailangan mabilis ka din magupit. Kasi 3 to 5 minutes lang eh. Okay. Hindi nyo ba naisip ilagay na lang doon sa parang
blender, oo. Para mabilis talaga. Pag naka-blender kasi ma'am, mas medyo mas marami pa po yung maiiwan. Sayang. Ah, naman. Mas malaki yung waste. Apa. Ayun, yung mga milk na. Makatas na. Tapos tsaka po natin siya dadagdagan ng sodium chloride. Pero at least madali po siyang ma-mix po din sa na-collect na testes. Ano, ito. Kailan naman po siyang exact amount kung gaano po kaya. As lang po na. Kaya niya pong haluin po yung milk dun sa mix. Grabe yung laking sakripisyo ng lalaking dito, no? After po siyang magunting, tsaka po natin siya pipigain. Oo. Para makolect po natin yung milk. So once po na i-prepare po natin yung milk po niya, dapat mabilis ang process na po siya. Kasi yung shelf life lang po ng store niya. Mga ilang? Lang. Ilang minutes lang po. Minutes? Mga ilang minutes? 15 minutes, medyo mababa na yung ano na po. So dapat mga 10 minutes ay yeah, natapos pa, na natin. Dapat natapos na po. Ano susunod dyan? Ano na ma'am, stripping na po. Okay, kukunin na natin yung kukunin babae. Kukunin na po yung babae. Okay. Tapos, kukolek po natin yung itlog po niya. Yan. So kailangan po lang natin siyang itabi kasi once na gumalaw po yung babae, baka masagi po niya saya. Oo. So hulihin na yung babaeng hito. Yan. So ang pag-collect naman po dun sa babae, dapat dahan-dahan lang po siya. Dapat hindi siya na-stress. Yes, hindi siya ganun ma-disturb niya i-collect. Kasi once na gumalaw, isang konting galaw lang po niya, may lalabas at may lalabas na itlog. Opo, kasi na po siya mamay. May epekto na po yung gamot. Ayan, kagaya po niyan, kung nakikita ayan, niyo po diyan sa scoop. Na. So once na gumalaw-galaw na po yan, meron lalabas na ito. Yan, so ito yung ininjekan po natin kagabi ng after 14 hours. Tsaka po natin siya i-strip. So, ang gagawin lang po, ganun po ulit. Kukover po natin ulit yung head ng female catfish para hindi po siya ganun ka-aggressive. Ayan, so yeah, tapos. Ah. Yeah. Tapos ang pag-strip naman po siya from head to tail po. So hindi po siya kailangang madiin. Kasi ito kasi kusa na po siyang lumalabas. Mm. Parang pinipress lang po yan, gagayan po. Pinipress lang po natin siya para madali po siya. Ang daming itlog. Usually, ito yung 14 to 16 hours yes, ma'am, nainintay ma'am. Natin kagabi. Simula kagabi. So, mayroong range po kasi yung time kasi kagaya po ngayon, pag malamig po siya, dapat medyo matagal kasi matagal po yung epekto po ng ini-inject po natin sa kanya. Oo. So, yung dami naman po ng itlog is nasa 15 to 20% of its body weight. For example, ang kilo ng breeder po natin is 1 kilo. Meron po siyang 150 to 200 grams. Oo. Yan po yung dami po niya. So, once na wala na po siya, tapos i-avoid din po natin na once na pinipiga natin is may lumalabas na dugo. Mm. Meron din pong time na ganun. So ito, hindi naman po siya nalabasan ng dugo, kaya okay lang po. Okay. Pagka nahaluan ng dugo, ano na yun? Dapat ma'am, once na may pumatak po na dugo, kailangan po natin tatanggalin siyang tanggalin. Tatanggalin na natin, oo. Tanggalin na lang, para hindi na lang po masayang. Kasi sabi mo kanina, pagka may dugo, mabubugok. Yes ma'am, malaking tendency na bumubok ma'am. So yan, so after pong ma-strip po natin yung itlog, i-fertilize na po natin siya nung ginawa po natin kanina na pag-collect ng milk. So ito po yan. Paghahaluin lang po natin siya. So usually ginagawa namin manual mixing lang po siya. Oh. So yung iba naman po, gumagamit naman po sila ng balahibo ng manok or pato. Para mas madali lang po siyang i-mix. So ang pag-fertilize lang po dito, that is 1 minute lang po. So after 1 minute, tsaka na po siya ilalagay sa incubation tank. After 1 minute, nalagay sa incubation, ilang days after bago makita ng ano? After ano po, 24 to 48 hours, mag-hatch na po yung fertilized egg. So 1 to 2 days po siya, depende po sa temperature. So mas pag once na mas malamig, mas mabagal po yung hatching rate po niya. Parang may nakita kong buo. Ano lang, sumama lang po. Okay lang yun? Okay lang po.
So estimated ilang ano na yan, ilang fry yan? Ang eggs po ng female catfish, 15 to 20% of its body weight. So ang pieces per gram po is nasa 600. Approximately 600 pieces per gram. So kung 1 kilo po yan, meron po tayong 100 to 150 pieces of eggs. Mm. Eggs pa po yan, ma'am. Actually kasi ang hatching rate po kasi niya, umabot po siya ng 50 to 70%. Depende po dun sa quality ng eggs, quality ng testes, at saka sa weather po natin. Marami po kasing factor kung bakit mababa or mataas ang hatching rate po natin. Yan. So after na po siyang ma-mix, saka po natin siya i-incubate dun sa may incubation tank po. Okay. Dito po natin siya, after po siyang ma-fertilize, dito na po natin siya i-incubate. So ang process po dun, kung mapapansin nyo po dun sa may eggs po natin, meron po siyang bubbles. Mm-mm. So kailangan po natin siyang mawala, tanggalin or banlawan lang po. Ah, okay. So after po mabanlawan, tsaka na po natin siya i-broadcast dito sa may hatching tray. Broadcast ang term. Okay. Ibig sabihin ay ilalagay na. Yes, ma'am. Kailangan magkakahiwalay. Yes, ma'am. Avoid po natin yung masyadong dikit-dikit kasi mababa po. Iwasan po natin yung magdikit-dikit sila kasi gaya po ng kanina, yung sinabi ko po na once na may nagdikit-dikit po sila, hirap na po silang magpa-hatch. Yan. Tapos itong hatching tray naman po to, ito po yung nagsiserve as attachment po nila. So dyan po sila nag-attach once na nag-hatch na po sila. Kasi after 1 to 2 days, saka rin po sila lumalangoy. So kailangan po nilang meron silang pagkapitan. Kasi once na wala po silang makapitan, baka masama lang po sila dun sa may tubig na pinapapasok po natin. So after natin malagay, maghihintay tayo ng 1 to 2 days, 24 yes, to 48 hours. Maghihintay po tayo ng 24 to 48 hours para makita po natin kung meron na pong nag-hatch. So yun po yung hatching period po nila. Depende po kasi sa temperature ng area o ng tubig para maalaman natin kung nag-hatch na agad. Mas malamig, mas mabagal. Yes ma'am, mas malamig ko, mas mabagal po yung hatching rate. Okay. Yan, so after po siyang i-broadcast na may hatching tray, i-set na po natin ngayon yung flow through po niya. So kailangan po natin ng patulong tubig para at least hindi po bumaho po yung tubig. So, ilalagyan po natin siya ng patulo ng tubig. Patulo ng tubig para hindi maging stagnant? Yes ma'am, para hindi po maging stagnant. Kasi once na hindi natin pinapasukan ng bagong tubig, bumabaho po siya. Mm-mm. Ibig sabihin po, once na bumaho yung tubig, ipakaroon na ng epekto. Kasi sabihin nun, meron ng mga nakapasok na bacteria. Po. Yes ma'am. Papa. Tama. So after po nila mag-patch, starting today po is day zero. Day zero. Yun ang count natin. Day yes, ma'am. Zero. Day zero po siya. So after after day two, day three, start na po tayo ng feeding. Okay. Yan. So after, usually kasi ang feed, pinapakain po natin sa kanila is yung mga zooplankton. Special, ang pinaka-common kasi sa atin is the Artemia po. Artemia. Yung Artemia nuclei po. Ang pinapakain po natin. So, yun sa day three, tuloy-tuloy. Yes ma'am, day three hanggang day 10 po siya. After day 10 po, pwede na po tayong mag-introduce ng mga commercial feeds or other organisms na pwede natin pass. Yes ma'am, pwede po. Kaya na nila yung mga mas malalaki doon. Primash ma'am po. Primash po usually pinapakain po natin. So sa kanila kasi, doon sa stage 10, kailangan mas mataas yung protein content ng pagkain po nila. Okay. So that's why provide po natin. Yes, Kuya Jojo, maraming salamat. Yes ma'am. Kakaibang eksena nga po sa ating Agri Ako Dyan, ang inyong nasaksihan. Molobicus tilapia ang ating pinuntahan at saka po pagbibreed ng hito. Kanina nga medyo kinakabahan pero sana po enjoy nyo ang aming episode ngayon at abangan nyo po, marami pa kami ipapakita dito sa Before the Group 1. Ito po ang Agri Ako Dyan. Uy, tayo na mga kababayan. Agri ako dyan.